Gilbert. Balita ko, bibigyan mo rin ang trabaho si Gabriel. Ba't ganyan ang itsura mo? Hindi ko pa talaga ako kilala. Ibig mo sabihin, hindi mo bibigyan ng trabaho si Gabriel. Alam mo, may iba akong plano. Total, si Michael at si Gabriel, parang namibigit sa akin. So, gagawa ko ng paraan para sila dalawa magpamista. Hindi kita maintindihan. Sa'yo, mukhang hindi na matutuloy eh. Ano? Bakit? Hindi mo ba maayos yung papeles ko? Hindi. Walang problema ron eh. Kaso, nagkaroon ng isang problema eh. O ano yun? Hindi, huwag na. Hindi ganun sasabihin. Baka isipin niyo pa na kumagawa lang ako ng... Hindi. Sabihin mo sa akin, ano yung problema? Kilala mo si Michael, di ba? Sigurado ko yan. Sigurado ko rin yung sinabi sa'yo ni Wendy yan. Yan ang bagong maliligaw ni Pia. Anak siya ng kasosyo sa negosyo ng dating ni Pia. Kaya, nagtatrabaho siya sa opisina. Tinanong kanya sa akin. Akala ko kasi kakampi. Kaya sinabi kong ikan. Kaso hindi pumayag. At ang sabi niya, hindi ka na makakatutok sa opisina nila kahit kailan. Alam mo, tingin ko, nagsiselos lang yun eh. Kasi iniisip niya na lalo kayo mapapalapit ni Bia pag magkikita kayo ron. Kung sa akin lang yun, maglalabang kita eh. Kaso, playado lang ako eh. Kaya, sorry pare. Kinakagalit mo. Wala namang ginagawang masama sa'yo si Warren, ha? Yan ang wala. Dahil sa kanya, hindi nyo nabili yung project ko. After nyo, sasabihin nyo na wala siyang ginagawa. Anak, sorry. Kasalanan ko yun. Hindi kasalanan ni Warren. Ang dami ko kasing binibili na wala sa isip ko. Hindi pa nga tapos, eh. Nakikita mo na? Wala kayong inintindi kundi ang Warren yan. Baka tsala bang anak nyo dito? Ton, ilang beses ko ba naman papaliwanag sa'yo? Kailangan kong bumawi kay Warren. Naghihirap siya dahil sa akin. Intindihin mo naman ako. Ma, nahihirapan na nga ako eh. Intindihin ko pa siya. Please, anak. Please, ma. Intindihin niyo rin ako. Thank you.
lang kita ng pagkain, oh. Sabi kasi hindi ka kumain kanina, eh. Warren? Sama bang pakiramdam mo? Hindi ako nagugutom. Iwanan niyo na lang ako. Anak? Anak, ano bang gusto mong gawin ko? Para patawarin mo ko. Lahat ng paraang maiisip ko, ginawa ko na. Para nang makabawi ako sa'yo. Lahat ng pag-iintindi, ginawa ko na. Para lang matanggap mo ko. Warren, hirap na hirap ako. Ipit na ako. Kaya mo naman ako ng pagkakataon. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano bang dapat kong gawin? Bumalik ka lang sa buhay ko. Akin yan, eh. Alam mo, sobra ka na, eh. Lahat ng akin, inaangkin mo. Hinihiram ko lang naman, eh. Yan, mami ko. Hinihiram mo rin ba? Alam mo, nung dumating ka dito sa bahay na to, ang buhay ko nagkagulo-gulo. Hindi na ako mahal ng mami ko. Inaagaw mo na siya. Naintindihan mo ba yun? Hindi ko magkagustuhan yun, eh. Eh di umalis ka. Gabi na, at hindi ka pa natutulog. Aalis na ho ako. Pabalik na ho ako kanila ngayon magdad ko yung Gabriel. Anak, huwag mo kong iiwan. Please. Nag-usap na kami ni Tonton. Masama ang loob niya sa akin. Ayoko masira ang pamilya niyo dahil lang sa akin. Pero kasama ka sa pamilya nito. Masisira din ito pag nawala ka. Warren, kailangan kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Hindi niyo ako kailangan. Mas kailangan ako ng naimagdat ko kay Gabriel. Mas lalo na ngayon. Tanggal siya sa trabaho. Anak, parang awa mo na. Huwag kang aalis. Kung gusto mo, tutulungan natin sila. Anak, konting tiis lang. Aayusin ko ang problema mo sa kapatid mo. Aayusin ko ang problema mo kay Kuya Gabriel.
ka lang umalis. Anak ko, matay ako pag umalis ko ulit. Para saan yan? Konting tulong. Pwede ka magsimula ng negosyo o kahit na ano. Nag-aalala kasi si Warren sa inyo eh. Hindi namin kailangan na. Hindi kami mga pulubi. Malalakas pa ang mga buto namin at kaya pa naming magtrabaho. Nay, tanggapin niyo na. Kakatulong din yan. Warren, lumaki ka sa bahay na ito. Dapat alam mo ang patakaran ko. Hindi mo dapat ginawa yan. Hindi namin kailangan ng pera ninyo. Mas lalong hindi namin kailangan ng awa ninyo. Makakalis na kayo. Dumating daw dito si Juan tsaka si Aling Corazon kanina. Oo. Pinaalis ko. Akala ko ba mali yung ginawa mong pagtataboy sa kanya noong isang araw? Yung ginawa mo, wala sa lugar. Yung ginawa ko, nararapat lang. Anak, prinsipyo na lang ang tanging kayamanang mayroon tayo. At ayokong kunin nyo ng kahit na sino at alisin sa atin. Hindi ko rin naman nagustuhan ang ginawa ko kay Warren. Kaya lang ayokong isipin ni Corazon na pera lang ang maaaring maging kapalit ni Warren sa atin. Nakakabigat na yata ako kung nanay Magda. Anong nakakabigat? Sinabi ba yun sa'yo? Hindi ka naman pinapaalis eh. Hindi naman nila magagawang paalisin ako eh. Basta alam ko naghihirap na sila. Kailangan kong bawasan ang pasanin nila. Saan ka pupunta? Sa Nueva Ecija, sa probinsya namin. Anong gagawin mo doon? Akala ko ba wala na kayong kabuhayan doon? Doon ako magsisimula ulit. Bakit? Wala. Maintindihan. Akala ko ba hindi mo iiwan ang pamilyang yan? Dahil sila lang ang pamilya mo. Tapos ngayon, iiwan mo sila. Pupunta ka sa lugar na walang kasiguruhan. Basta, Neil, kailangan ko umalis. Bakit nga? Ano ba talaga ang totoo? Alam ko, hindi lang si Nainay Magda ang dahilan. Ano klaseng tanong yan? Kumahal mo ako, magtiwala ka sa akin. Malalaman mo rin ang dahilan. Huwag ka mag-alala. Hello? Ano pa naman si Lina? Akala ko ba, isang linggo lang paalam mo sa akin? Sorry, Kuya. Medyo natatagalan. Pero, hindi na kami magtatagal dito sa Cebu. Uuwi na rin kami. Kumusta na ba dyan? Eh, okay lang naman. Kaya lang eh, may konting problema rito. Kaya, kailangan na kita rito at bilisan mo umuwi.
kumusta na ba yung kaso dun sa pumatay dun sa kidnapper ni Via? Wala na akong balita ron. Eh, nung huling makausap ko yung mga pulis, sabi nila nagkakaroon daw sila ng problema at hindi nila matrace kung sino yung pumatay. Sige kuya. Uuwi na nga kami. Okay na, uwi mo. Bukas na bukas, uuwi na kami. Tugulahan talaga ako sa'yo. Ang sabi mo, bigyan kita ng konting panahon. Tapos sabi mo sa akin yun, bukas na bukas din. Hindi kasi kuya, naisip ko, ang dami-daming problema sa opisina. Kaya naisipan ko, kailangan siguro umuwi na talaga kami. Total, maiayos naman namin yung problema namin sa Maynila. Talaga, hindi kita maintindihan. Sige, umuwi ka na. Bilisan mo. At antayin kita bukas. Sige, kuya. Bye! Pabigat sa inyo eh. Ano bang pabigat ang pinagsasabi mo? Hindi naman ah. Umalis na nga si Warren eh. Aalis ka pa rin. Huwag mo kayo malungkot. Babalik naman ako eh. Pag-ayos na lahat. Pag-ayos na ang alin? Pag-ayos na ako dito sa bahay. Tsaka may mga aayusin din akong ilang bagay sa Nueva Ecija. Nueva Ecija? Anong gagawin mo ron? Wala ka namang mga kamag-anak na doon ah. Sa kanya na po malalaman. Huwag kayong mag-alala, Nay. Kasama ko naman po si Neil eh. Tsaka gaya ko ng sinabi ko, babalik po talaga ako. Sige. Sige, Nay. Basta po. Mag-iingat ka, ha? Salamat, Nay. Ingatan mo si Mariel Neil, ha? At bumalik ka, ha, Mariel? Mami! Hi! Mami, buti naman po dumating na kayo. Miss na miss na po kayo. Basta ka na! Okay lang po. Hi, Daddy. Hi! Kuya. Kuya. Umilis nyo ata. Parang mainantay lang kayo. Para makabalik, ha? Wala naman, kuya. Ito kasi si Celina. Nainip lang at nag-aalala. May marami parawasing katuin sa opisina. Mabuti naman nandito si Gilbert kahit papano nakakatulong sa akin sa opisina. Si Via, nasaan? Nandyan. Via! Auntie, Uncle! Gusto na kayo. Mabuti. Sino siya? Si Michael po, Auntie. Anak siya ni Attorney Miranda, yung kasosyo ko sa negosyo. Siya yung bagong maliligaw ni Ate Via. Ito muna siya sa labas. Sige. Pabalik ka, ha? Ingat ka. Ito ba yung sabi ni Nicole? Manliligaw ni Via si Michael? Oo. Paano ang testamento? Pinabago ko na. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Ibinalik ko na sa dati. At si Michael ang gusto ko mapangasawa ni Via. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali, lagi nang may ngiti, dahil langit ang natarama. Para bang ang lahat ay walang hangganan, dahil sa tamis na